Good morning. Binabati ko ang aking mga nag-subscribe. Binabati ko rin guys yung mga ating mga OFW guys. Binabati ko rin we greet the foreigner subscribers. Good morning. Sa aking mga kamaster, good morning. Mga kasamahan ko sa aking mga sa building maintenance facilities, good morning. Shout out sa aking mga dating mga kasama guys, good morning. Lalong lalo na sa mga nag-subscribes, good morning. Welcome back to my channel. Okay, meron lang ako guys na i-share tungkol sa ano to guys, ano, papaano mag-maintenance at gumawa ng ETS guys ng para sa mga bahay, ano guys. Okay, sisimulan na natin guys. Okay guys, nandito na tayo ngayon guys. Ano, so meron tayong ito yung pag-usapan natin guys. Friends, meron tayong contactor, nakikita nyo dyan guys. Ano, so meron tayong magnetic contactor. So ibig sabihin meron tayong contactor normal. Meron din tayong contactor emergency. So guys, meron din tayong mechanical interlock. So, ang gagawin kasi natin guys, mayroong mechanical interlock saka mayroon siyang electrical interlock para hindi siya, para ito yung kanyang hindi siya mag-short, no? Tapos, meron din tayo guys, ito nga yung electrical interlock. So, mayroon itong normally closed auxiliary contact. So, mayroon niyang normally open, normally closed guys, ano? Sa contactor din ng emergency, meron din siyang auxiliary. So, meron ding normally open, normally closed yan guys, ano? So, guys, dito sa contactor na pinakita kong una guys, so meron siyang mechanical at may electrical interlock. So, dalawang protection ng gagawin natin. So, dalawang protection niya guys. So, meron pa tayong circuit breaker guys, MCB, ano, ayan, circuit breaker. Then siyempre meron tayong time delay. So inilalagay ko lang guys ang time delay sa emergency side, kasi ang genset kasi guys, base dun sa aking experience almost 20 years sa building maintenance facilities guys, you know. So na bali sponsor ako sa lahat naman ng parts ng ating mini-maintain sa ating building guys. So ang time delay guys sa genset, ang genset mo kasi guys pag nag-start, nag-work, umandar na yan guys. So ang tendency niyan, kung wala kang time delay, papalo ka agad yung kung brown out, papalo ka agad yung emergency contactor mo guys. So ibig sabihin, mababa pa yung voltahe niya, under voltage pa siya, pumalo na siya. Kasi yung coil mo nga, medyo papasok na kagad yan guys, ano. So, ang tendency niyan guys, ang masisira na gamit mo, may mga masisira dyan na mga electronics parts, kasi mabibigla sila guys. Ano? From lower voltage, tapos biglang tataas. So, meron siyang ano guys, 10 seconds sa time delay para ma-stabilize niya yung kanyang voltahe ng emergency genset power guys, ano. So yan. Ayan guys, so yan yung time delay.
So siyempre guys, meron din tayong relay, ano? Ito yung mag-i-interla, ito yung mag-ano guys, ano? Ito yung magkukuman doon sa normal at saka emergency. So nandito nakabase yung kanilang pag-function guys, ano? Nandito sa relay. Siyempre, siyempre meron din tayong fuse, ano? Protection ng ating auxiliary control contact, mga control, ano? Sa auxiliary side. Yan, fuse. So meron din tayong panel board guys. So ito na ating yung susuplayan. Panel board. Okay. Okay guys, wala ba ito guys, palakpak lang guys. So guys, pupunta na tayo sa ito na yung ano. Siyempre guys, meron tayong utility grade utility supply. Siyempre kailangan natin 'yan. That is a normal power. Siyempre meron din siyang circuit breaker, 'yan MCB. Siyempre meron ka ring electric meter base, no? Electric meter ano. So siyempre doon sa may ano, normal circuit breaker, so meron ka rin malapit doon sa ETS mo guys. Ayan, ito na yung wiring mo guys. So meron ka red, yellow, RYB ano. So yan, color coding yan guys, standard. So yan, yan. Yan guys, sundan nyo lang yan guys, ano. So ito guys, 3-phase to guys, ano. Pero pwede rin single phase, ano. Depende sa connection mo guys, ano. Depende sa supply ng utility grade supply mo guys. Ito naman guys, so meron tayong genset. Depende naman sa genset guys eh. Hindi naman porkit na no, may genset ka malaki. Pwede naman maliit. Pero itong setup ko na to guys, pwede rin maliit, pwede malaki, no. Yung katamtaman lang na ano guys, ano. Okay, ito na mayroon naman tayong circuit breaker. Emergency circuit breaker guys. Ayan, so ito na yung ating contactor. So, ayan, mayroon tayong normal contactor. Mayroon tayong emergency contactor. Okay, so yan na yung wiring niya guys. Ganun din, pag 3-phase at may 3-phase kang sinusuplayan guys, kailangan na yung 3-phase mo sa yung line mo sa grade sa normal side saka emergency, kailangan pareha sila ng pacing guys kung may 3-phase kang susuplayan. 3-phase motor kanyan kasi pagkabaliktad magbabaliktad din yung function ng motor mo guys. So yan sa normal side may wire, o may wire na sa simple kanyan guys ano. Tapos sa emergency ganun din line 1, so yan na guys, pumasok na sila dyan, ano? Okay. Okay, so meron na tayo yan guys. Siyempre ito na yun guys, ang connection nyo sa ilalim, ano? Yan, sa load side naman to guys, sa load side, no? Kanina line side, ngayon ito naman yung load side. So ito guys, ito na yung susupply natin. Halimbawa, nandito yung lightings mo, nandito yung susupply mo lang na kung maliit na bahay, lightings, kung malaki-laki yung genset mo, kung kaya nang supplyan yung aircon, kung kaya nang supplyan yung lightings, CO, ganyan, red, ganyan, ano. Depende sa competition ng professional electrical engineer guys, ano. Depende sa, depende base doon sa kanilang gagawin competition. Itong tinuturo ko lang guys is kung papaano lang siya mag-function guys. Okay. So yan. So ito guys, yan na yung connection. Yan, papunta na siya doon. Yan guys. So ito guys, base naman kung magpapagawa kayo, kailangan nyo ng licensed professional electrical engineer guys. Para makompute ng tama yung lalagay mong load doon sa yung panel board. Ano. Makukompute naman lahat yan kung ano yung kailangan mo lahat. So, dadaan ka sa professional electrical engineer. At saka dito guys, ang ano ko lang, ang tinuturo ko lang dito guys is yung paano mag-function yung ETS, kung paano mag-wire.
Okay, thank you. Dile Okay guys, so si ito putata tayo sa ano, so nandiyan tulad kanina sabi ko, nandiyan yung utility grid supplies, nandiyan yung MCB ano. So yan. Yan din guys. Ayan. Inano ko lang guys, binalik ko lang. So nandiyan yung iti, nandiyan yung ano. Pero tayo emergency power, yan. CB. Ayan yung contactor, no? Yan. So, yan na kanina, guys, yung ano. Yan. Yan na yung auxiliary contact, guys. Yan, auxiliary contact. So, yan yung electrical interlock. So, nandiyan naman yung fuse natin, guys. Normal fuse. At saka nandito yung ating relay, no? So, ayan yung relay na kasama niya. Yun yung ano niya, guys. And mayroon naman tayong emergency fuse. Ito na yung time ating time delay. Yan. Time delay, guys. Ano? So, ito naman yung panel board kanina. So, hindi na natin kukoneksyonan yan, guys. Ano? Para hindi magulo yung ating wiring, guys. Okay? So, yan na, guys. From, ano, from Grid Utility Supply. Ganun pa rin, guys. Ano? Yan, connection dyan guys. Papunta rin sa normal circuit breaker. Yan. Okay, so ganun din sa emergency generator power. Punta rin siya doon. Ayan, so ito ngayon guys. Sa normal side tayo guys, ano mauna. So ganyan lang ang connection nyo guys. Punta sa fuse. Then yung line 2, pumunta rin doon sa fuse. Ano? So yan guys, pumunta sa yung red, ano, nakita nyo pumunta sa 14. So makikita sa relay yan guys, ano, sa 14. Sa, yan yung coil ng relay. Tapos yan na yun yung line 2, pumunta rin sa kabilang sa A1 or A2 yan. A1, A2 yan guys. So number na 13, pumunta sa 13 yung dilaw, 14 yung red. Okay. So ito guys, ito naman, ibig sabihin yan guys, nasa number 5, is kumunik siya ng normally open, no? So yung relay natin guys, yung normal power, is nasa normally open ng relay. Okay? Tapos dumaan siya ngayon guys, dun sa emergency contactor, yan tandaan nyo guys, yung auxiliary na yan guys, is nasa normally closed ng emergency contactor guys, ano? Siyempre, pagpatay yung emergency contactor mo, may contact yan. So, nasa close contact. Sa, tapos, pagka nag-energize na yung normal power, guys, siyempre, yung relay mo, mag-on yan, guys, mag-energize. So, magko-close yung normally open. So, ganyan lang yung connection ng normal contactor, guys. So, yan, mayroon na siyang electrical interlock, no? So, pag pinindot mo pa rin yung emergency contactor, no? Mamamatay din yung normal contactor kasi ma-open siya, guys, ano? Kasi dumaan siya sa normally closed. Okay? Okay, guys? Okay, tapos, guys, ito na yung kanyang kasi E1, E2 yan, guys, ano? So, nandito na sa kanya yung A1 nakalagay. So yung kanina A2 na yung red, ano, line 2, no? So yan, naka-connect siya dun sa 14, papunta dun sa A1 ng contactor, ng normal contactor guys. So yan na guys ang kanyang simpleng connection ng normal contactor guys, ano? Pagka siyempre pag pumasok yung normal power mo, alam mo, nag-resume na yung normal power mo, yan. Siyempre, yung relay mo, mag-i-energize. Yung normally open, mag-close. Okay? So, gagana yung normal contactor mo. Okay, guys? So, ito naman, guys, yung ating emergency side. Pumunta sa fuse. Yan. Okay. So, ganyan din, guys. Ano? Tapos, siyempre, pumunta dun sa time delay. Line 1, line 2, pumunta rin sa time delay. E1, E2 rin yan guys, ano? E1, E2, ano?
Then guys, ito na yung ano, siyempre yung ito pumunta dun sa normally ano yan, normally close. Normally close siya na nasa normally open yan guys, siyempre. Yung time delay mo pag na-supply yan guys, yung normally open magko-close. So papasok ngayon yung time delay mo, pupunta na sa magko-close siya, no? Magko-close siya ngayon, then yung ano niya guys, karugtong niya pupunta sa relay. No. Sa relay naman guys, nasa number 12 siya guys. Normally close. Normally close naman tayo guys, ano? Normally close number 12. Ayan. So, ang karugtong niya guys, nasa number 4, ano? Ibig sabihin meaning 12 and 4 is normally close. Okay? Normally close. So guys, dumaan din siya sa normally contactor na auxiliary ng normal contactor, ano? Sa normal side, dumaan din siya sa normally close ng auxiliary. So nasa close din siya guys, ano? Siyempre guys, siyempre kung close, ibig sabihin pagpatay normal mo, wala kang power. Siyempre yung ano mo guys, free na yung genset power mo, free na siya. Ibig sabihin dumaan na sa time delay, wala kang power, yung relay mo patay, siyempre nasa normally close na siya. O gagana ngayon, siyempre yung normal contactor mo nakapatay din, papalo na siya ngayon guys, ano. Pupunta siya sa pasok na siya doon sa iwan ng ano ng emergency contactor guys. Okay guys, malinaw guys ang aking presentation guys. Okay, ito naman guys. Siyempre ito naman yung kanyang line 2 punta sa punta naman sa E2 guys, ano, yung line 2, yung red, no? Okay, yan ang connection niya. So yan guys, pasok na siya, no? So, yan. Kapag ka si normal mo namatay, papasok naman si emergency, papalo siya ngayon, yan. Papasok na siya ngayon dyan, guys. So, free na siya makapasok kasi wala na siya normal, patay yung relay. Nag-off na, normally close, so pasok na siya, guys, ano? Okay. Okay guys, kung gusto mo naman maging automatic yung genset, ano? Kasi meron naman yung genset natin, meron siyang auto mode, ano? Meron siyang selector doon, guys. Pwede mo siyang ilagay din dito, guys, sa relay. Isabay mo rin sa relay, guys, sa normally close or 11.3, no? Normally close, ano? Papuntahin mo rin siya sa ano sa genset sa genset ano mo guys, ano control ng genset mo guys. So papupuntahin mo yan doon, mayroon naman selector yan guys. So i-parallel mo na lang siya guys. Siyempre pag naka-auto siya, i-parallel mo pagka na since niya na brown out, siyempre mag-switch, magko-close, aandar na yung genset mo guys, ano. Ayan, yan guys, ano. So ilalagay mo sa auto mode. Ayan guys. Okay, so ganyan lang guys. Siyempre kung meron kang controller doon sa may genset mo guys, yan lang naman ang papupunta doon na line. Dalawang line lang naman guys ang papunta dyan guys, ano. Okay. Okay guys. Yan guys, ito guys, ano lang ano, ina-apply ito sa ano, lalo na sa mga bahay, ano guys, ng mga maliit na genset, pwede rin ito guys. Kung wala kang controller yung ano mo, kung ganito yung setup mo ng transfer ETS mo guys, automatic transfer switch mo guys. Kung gusto mo, para secure, patay mo na lang yung breaker ng normal. Kung halimbawa brownout, patay mo na lang, para kung nagda-doubt ka, patay siya. Ibig sabihin, pag pinandar mo yung genset mo, andar na guys, ano. Ngayon kung gusto mo naman patayin guys, yung breaker din patayin mo. Kung bumalik na yung normal power, iyon mo yung normal, patay mo na rin yung emergency o mamamatay na yung genset. So kung gusto mo ganun, puro safe naman yan guys. Meron na siyang mechanical interlock. Kahit sabay yan guys na magkita yung sa line side guys, sa line side yung emergency saka normal, hindi yan magsasalubong guys, ano? Kasi meron siyang electrical interlock, meron siyang mechanical interlock guys. So guys,
Ito guys, kung gusto nyong magpagawa nito guys, i-compute naman ito ng ating professional electrical engineer guys. So, mayroon ding load schedule yan guys. Kung ano yung dapat mong gamitin, na breaker, contactor, yan. I-compute yan guys, ano, kung gaano kalaki yung circuit breaker mo. Okay? Okay, disclaimer lang to guys, ano. Ito lang guys is how to wiring the ETS control, no? How to maintenance. Okay guys, sa ating ano guys, sa tagal ko na sa aking maintenance guys, hindi lang ganito guys, ito kasi ipinarisin ko guys, hindi na gumagamit ito na guys ng PCB board kasi yung sa aking pinapasukan guys, ang circuit breaker namin doon guys is air circuit breaker. ECB, no? 3,200 at saka mayroon kaming 2,500 amperes na ECB guys. So yan. Kung ang function naman yan guys, kasi electronics yung guys, mayroon siyang controller na digital. So madali lang siyang gamitin doon guys lahat. Kung gusto mong mag-test run, doon ka na mismo sa ATS, gagana na yung genset mo guys. Kasi yung genset mo naman may synchronized panel. Kung dalawa yung genset mo, meron siyang synchronized panel yan guys. So ang patatakbuhin mo lang, tulad yung sinabi ko kanina, yung dalawang wire na yan, yan yung magkukuman lang doon sa synchronized panel. Si synchronized panel naman, siya naman kasi naka-PLC yan, siya naman yung magkukuman sa genset na kung a-under siya o hindi. Okay? So guys, ang ano yan guys, sa ECB naman, malalaking ETS yan guys. Siyempre, ang kadalasan actually sa experience ko guys, sa air circuit breaker, ano, kung matagal nang gumana yan, gumagana, ang nasisira sa ECB mo guys, meron siyang spring yan guys. Minsan, pagka, alimbawa, sa genset ka, no, or sa ETS ka nakalagay, 3,200 yan or 2,600 yan. Kung nasira yung spring nung tension nung ano mo guys doon sa ECB mo, kakalas lang yan guys, babalik lang yan. So magkakaroon ka ng problema. Kailangan siguro magkakaroon ka ng spare, kasi kung draw out yan guys, madali lang siyang ilabas kung draw out yung ECB mo. Kasi kung draw out, kung may spare ka, ipasok mo kagad kung may problema yung ano, para hindi madelay yung kung emergency power, siyempre mawawalan ng emergency power yung mga ano, mga minimaintain mo na mga unit. So magre-reklamo yan guys, ano. So kailangan advance ang ating isip sa ating ano guys, larangan ng facilities management guys, ano. Lalo na guys, bilang maintenance sa ating building guys, actually guys, kailangan familiarize ka dito guys . Kung electrician ka lang, siyempre, rubbing ka lang guys. Pagka nagkataon na mayroon ng brownout at nagka problema guys, hindi mo alam ang gagawin mo guys doon sa ETS. Puputa ka lang doon, nganganga ka lang dyan, titingin ka lang. Hindi mo naman alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam ang function. Wala kang alam guys. Maintenance ka lang, electrician ka, pumasok ka lang. Pumunta ka lang doon. So hindi mo alam yung function, matatakot ka guys, ano? Ang payo ko lang guys, lalo na sa aking mga kasama sa larangan ng maintenance guys, lahat ng bagay guys sa ating building dapat pag-aralan mo guys, kasi tayo ang buhay guys. Kung wala tayo, hindi naman guys tatakbo ang building. Okay? Sige guys, siyempre proud tayo guys, dahil kung wala tayo guys na nag-maintain ng building, hindi naman tatakbo yan guys, hindi rin sila makagamit. So tayo yung proud din tayo dyan guys. So ang ating trabaho, ipinagmamalaki natin guys. Ang importante lang dyan guys, kailangan, para hindi magalit yung siniservisan mo guys na building, yung mga units, no? Para hindi sila magalit guys, kailangan na kapag ikaw ang naka-shift, naka-duty, pag-aralan mo guys kung ano yung mga functionality ng iyong facilities guys. The best
Yan ang importante, guys. Kung yung nag-brown out, tinanong ka ng ano, alam mo yung isasagot mo, guys, kung bakit nag-brown out. At saka, guys, kung may problema, yung ano kasi, guys, yung ETS, guys, na ano, actually, guys, yung mga ETS na malalaki, guys, meron ng, lalo na kung naka-PLC, guys, meron na siyang, hindi na ganito ang setup niyan, guys, ano, wala na siyang time delay. Ibig sabihin yan, guys, sa programming pa lang, guys, sa logic pa lang siya, na, ano, sa controller niya, guys, meron na siyang naka-program na time delay. So, i-delay niya, dun, base dun sa controller na ginamit mo, guys. So, yan ang ano niyan. Ito, guys, for itong ipinresent ko lang, guys, is for, ano lang to, for residential, yung mga malilit lang, guys, na bahay, or, alimbawa, kung building ka naman, yung mga condo na ano, alimbawa, galing na sa genset, kumunik ka doon, meron din silang, actually, guys, gumagamit niya ng MTS or ETS na malilit na ganito, guys. Pero kasi kung gumamit ka ng MTS, guys, lalo na kung hotel yan, guys, yung siyempre yung cliente mo, hindi alam. Pero kailangan, kung kundo yan, at siyempre yung housemate mo, ay tuturo mo lang kung ano yung gagawin niya. Pipress lang niya yung ano, kung brown out, ito lang gagawin niya. So, ikakamyo lang niya doon. May interlock naman yung MTS, guys. Okay? Pero yan ang kaibahan lang doon, guys, kung hotel, kung kundo, madali lang. Tuturo mo lang doon sa household mo, guys. Kung hotel naman, siyempre, kung bagong cliente yan, eh, hindi niya lang gagawin niya. Kailangan lagyan mo ng automatic, kung aircon lang, outlet, or ano yung kanyang load, o kung maliit lang, pwede para automatic. Alam mo, brownout, meron siyang lights, meron siyang rev, meron siyang aircon. So, yun lang ilulot mo, guys. So, wala siyang gagawin, nakaiga na lang siya. Kung brownout, okay lang siya. Hindi na niya magtatawag ng maintenance. Okay, guys? Yan lang ang payo ko, guys, sa ating mga... Ang payo ko lang, guys, sa aking mga kasama sa mga, lalo na sa ating building maintenance, guys, ano? Proud tayo, guys, pero ang kailangan natin, guys, pag-aralan natin ng ating mga ginagawa, guys. Kung hindi mo pa alam, pwede ka naman mag-browse sa YouTube, guys, kasi nandyan naman lahat, guys, ang ating mapag-aaralan, guys. Okay? So, lahat naman yan, importante sa atin, guys, na sa bawat ship natin na hindi magka-problema, guys. Kasi pagka nagka-problema, guys, eh tayong babalikan ng ating supervisor or ship engineer or siyempre yung pinakataas-taasan, silang babalikan, guys. Kapag ang tayo na electrician, aircon tech, plumber, at nagka-problema tayo ang silang babalikan, pero tayo rin ang babalikan ng ating mga supervisor. Bakit hindi mo nagawa ito, guys? No? So, yun lang, guys. Okay. Okay, guys. Maraming salamat sa nag-subscribe. Sana ito, guys, panoorin nyo to, guys, para ano, bilang payo lang to, guys, lalo na sa aking mga kamaster. Panoorin nyo lang aking upload video, guys, para ano lang, masundan nyo. Dahil ako lang naman, guys, disclaimer lang naman to, tinuturo ko lang naman kung paano. Marami akong alam, guys, sa aking trabaho, kasi inalam ko na lahat ng functionality ng building, guys, ay inalam ko na lahat yan. Mula sa low voltage, sa high voltage, hanggang sa ano na yan, ETS, lahat na lang ng laman ng building, guys, inalam ko. Siyempre, guys, ganito yan, guys, pag inalam mo lahat yan at siyempre marunong ka, siyempre ang supervisor mo, alagaan ganyan, guys, mga engineer mo. Hindi ka pababayaan, lalo ng mga general manager mo, operation manager mo, siyempre hindi ka bibitawan yan, guys. Pero kung ang alam mo, guys, ito lang payo ko, guys, ano, payo lang to, huwag kayong ma-open, guys, ano. Kung marami kang alam, guys, siyempre, hindi ka pababayaan ng supervisor mo saka ship engineer mo, guys. Kumbaga sa ano, bagkos tutulungan ka pa, susuportahan ka pa, guys. Minsan ka magkamali, susuportahan ka, guys. Basta't ikaw, huwag lang pa palagi magkakamali, guys. Basta't importante, sumusunod ka sa iyong supervisor,
hindi ka sumusuway. At kailangan guys, kung anong ipinagawa sa iyo, kailangan magawa mo guys, ano? Huwag mo nang kukontra. Siyempre 'yun ang pinaka-importante yan sa ating facilities management, lalo na sa ating mga attitude, kailangan nating sumunod sa ating umahawak sa ating guys. Yun lang guys, at kailangan familiarize, alamin mo kung dito ka aircon tech ka, alamin mo kung ano yung function ng aircon, no? Electrician ka, alamin mo lahat yung function ng electrical guys. Kung hindi, kung electrical ka, kung open naman yung pinapasokan mo guys, kung pwede kang pag-aralan mo rin yung aircon tech guys, no? At least may alam ka sa aircon, no? Sama-sama ka sa nag-training, no? Then, kung sa plumbing naman, kailangan alamin mo rin, guys, no? Napaka-importante lahat yan. Alam mo rin yung fire crew, no, guys? Yung mga isolation wall. Kailangan, lahat ng building kasi, guys, kailangan alam mo. Okay, guys, sa susunod na aking vlog, marami akong, guys, ituturo, guys, kung paano magiging mahusay na building maintenance. Thank you guys.